Mga negosyong patok ngayong 2023 sawa at pagod ka na ba sa iyong 9-5 na trabaho? Gusto mo bang maging sarili mong boss? Huwag ka nang maghintay, dahil sa malagang ekonomiya ng Pilipinas, maraming oportunidad ang naghihintay para sa mga may balak maging negosyante, para maging matagumpay. Sapat na kaalaman tungkol sa tatahaking negosyo at paano ito tutugma sa kasalukuyang trends at sa iyong puhunan ay importante. Sa article na ito, tatahakin natin ang mga negosyong papatok sa masa sa panahon ngayon ng naaayon sa kayamong puhunan o kapital. Isa, laundry shop. Sa panahon ngayon, ang isang laundry shop na negosyo ay nagiging in-demand na, kaakit-akit ito sa mga study-ante na nagdo-dorm at busy professionals. Ang paglago rin ng mga condominiums and apartments sa mga syudad ay dahilan sa paglaki ng demand ng laundry shop. Pre-operational requirements ito ay magdedepende sa laki ng laundry shop na gusto mong itayo at sa target market mo. Kung ang puhunan mo ay hindi gaanong kalakihan at gusto mo lang magbigay ng iyong serbisyo, ang minimum na puhunan na kakailanganin mo ay at least 400,000 piso para sa isang simpleng setup. Hindi pa kasama dito ang estimate ng babayaran mo para sa permit para ikaw ay maka-operate ng legal. Para sa negosyong ito, importante ang lokasyon, kailangang naka-establish ang iyong laundry shop malapit sa iyong target market, malapit sa dormitories, condominium, etc. Kapag ang rente sa lugar kung saan mo balak magnegosyo ay may kamahalan, pwede kang mag-setup na lamang ng pick-up station at ang operation area mo ay sa ibang lugar o pwede rin sa bahay mo na lamang. Ang isang pick-up station ay dapat 3 to 5 square meters ang laki. Kapag gusto mo ng on-site na laundry area, at least 25 square meters dapat ang floor area ng iyong rerentahan. Importante rin ang sistema ng iyong labada upang maiwasan ang magkahalo-halo ang labada ng iyong mamimili. Kinakailangan mo ring mag-invest sa wastong equipment at kasangkapan para mapanatili ang kalidad ng iyong serbisyo, mapapadali rin ito ang iyong trabaho, at mas maraming mamimili ang iyong pwede pagserbisyuhan. Ang isang laundry machine na all-in-one na wash, rinse and dry ay nagkakahalaga ng 30,000 piso, 40,000 piso depende sa brand at laki nito. Maari ka ring makakuha ng discount kung maraming machine ang iyong kukunin sa iyong supplier. Mga karagdagang serbisyo ay depende sa iyong target market. Kung mga estudyante ang iyong target, ang door-to-door pick-up na serbisyo ay mas nababagay. Kung mga professionals naman ang iyong target, serbisyong tulad ng libreng parking space ay magiging mas kaakit-akit. Potential income, ang average na kita ng isang medium-sized na laundry shop ay nasa 30,000 piso to 100,000 piso kada buwan, depende sa lokasyon. Opportunities para sa additional na kita, pwede mong lo-okan ang iyong laundry service to dry cleaning, ironing, at iba't ibang halin tulad na serbisyo. Iwasan ang paggamit ng iyong ipon para sa iyong negosyo. Ang pagsisimula ng negosyo ay isang risk. Kapag gagamitin mo ang ipon mo para dito, walang kasiguraduhan na mababawi ito. Maging wise, at sa halip mag-avail ng mga financial services na accessible sa iyo, isang magandang halimbawa ay ang pag-apply ng personal loan para pangpuhunan sa iyong negosyo. Napag-isipan mo na ba kung anong negosyo ang gusto mong itayo? 2. Rice retail. Ang bigas ay isang staple food ng Pilipinas, kaya't malaki rin ang kita dito. Pre-operational requirements, maaari kang magsimula ng negosyong ito sa halagang 80,000 piso to 120,000 piso na puhunan. Hindi pa kasali dyan ang gastos sa pag-apply ng license sa National Food Authority, NFA, at iba't ibang business permits na kinakailangan para mapatakbo ang negosyo. Katulad ng ibang mga negosyo, ang isang strategic na location ay makakatulong sa mabilis na paglago ng negosyong ito, subalit, hindi mo kinakailangan strategic ang iyong tindahan ng bigas para kumita dahil kahit saan ay ito ay in demand. Kung mayroon ka ng sari-sari store, hindi mo na kailangan pang maghanap ng iba pang lokasyon para magtayo ng bigasan. Importante rin ang malinis at sanitized na storage ng bigas upang matiyak na ang mga insekto at grain weevils ay hindi makalusot sa iyong stockpile. Maaring makakuha ng mga tips mula sa iyong supplier ng bigas kung paano ito maiwasan. Tandaan, ang bigas ay madaling mabulok at ang kalidad nito ay bababa pag hindi pa ito nakonsumo in 3 months, so ang challenge sa pagbebenta nito ay ang pag-implement ng first-in, first-out inventory para ma-optimize ang shelf life ng bigas at mapanatili ang kalidad. Potential income, ang estimated total weekly income ay nasa halagang 5,000 piso to 20,000 piso, depende sa iyong lokasyon at presyo. Opportunities, katulad ng ibang negosyo,
pwede kang mag-expand ng iyong rice retail na negosyo pag nakamit mo na ang iyong ROI, return of investment, pwede ka ring maging rice dealer at magbenta ng bigas sa mga rice retailers. 3. Load Retailer One SIM cards ay may iba pang reload services na hindi lang limited sa cellphone, kagaya ng prepaid cable subscription, game credits sa mga online games, at iba pa. Mag-download lang ng Coins.ph na app, a-verify ang iyong identity by uploading your identification documents, at paloadan ang iyong peso wallet sa 7-11 o remittance centers na accredited ng app. Ito ay nakalista sa app. Potential income, bilang isang retailer ng e-load, ang iyong kita ay galing sa komisyon, depende sa provider, telco, ang commission rate ay kadalasang mula 3% hanggang 13%, ang nababawas sa iyong reload wallet ay mas mababa sa iyong nire-reload sa customer, yung difference ay ang iyong komisyon. Nilalarawan ng table sa ibaba ang commission structure ng load retailing. Ang negosyo na ito ay may potential income na 1,000 piso to 2,000 piso kada buwan para sa load na may bentang nasa 10,000 piso to 20,000 piso. Opportunities, tandaan, ang e-load retailers ay ang frontliners ng load distribution, sa taas nila ay ang sub-dealers, dealers, distributors, at higit sa lahat, ang telco para sa mga individual na may malaki-laking puhunan para makapagsimula. Pwede siyang magsimula bilang isang sub-dealer at makaka-earn ng mas malaking income sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga e-load retailers. Kung nangangailangan ka ng agarang pera at sa tingin mo ay matatagalan kapag umutang ka sa mga tradisyonal na bangko, mayroon pa ring ibang paraan upang ikaw ay makakuha ng karampatang pondo, pwede kang mag-apply ng cash loan online sa mga Leytimo at maasahang kumpanya na nagpapahiram ng pera, busisiin at ikumpara ang iba't ibang detalye ng utang kagaya ng interes, mga dokumentong kailangang ipasa, proseso ng pag-apply, at iba pang importanteng impormasyon para maaprubahan ang iyong aplikasyon. 4. Wi-Fi Vendo or Piso Wi-Fi. Halos lahat ng taong makikita mo sa paligid ngayon ay may hawak ng smartphone dahil di hamak na mas maraming nagagawa ang isang tao gamit ito kung ikukumpara sa ordinaryong cellphone, at dahil dyan, nagiging patok na negosyo ngayon ang Wi-Fi Vendo o Piso Wi-Fi. Pre-operational requirement, dalawang bagay ang kinakailangan para magsimula sa negosyong piso Wi-Fi. Una ay mabilis na internet connection, mas mainam kung naka-fiber optic na ang iyong internet connection dahil di hamak na mas mabilis ito kung ikukumpara sa DSL at mas kaunti ang pagkakataong ito ay masira. Pangalawa ay yung mismong Wi-Fi Vendo machine, mabibili ito sa mga online shops o kahit sa Facebook Market sa halagang 7,000 piso 15,000 piso. Ang isang kit nito ay mayroong sariling router at interface na maaring makapag-accommodate ng hanggang 200 users ng sabay-sabay ng walang anumang abala, simple lamang ang pag-operate ng Vendo machine na ito, e-connect lamang ang iyong cellphone o computer sa Wi-Fi ng Vendo machine at pumunta sa designated URL, pindutin ang insert money, sa webpage at maghulog ng barya sa coin slot, pindutin ang done payang, matapos mahulog ang barya para makakonect na sa Wi-Fi. Maaari mong ilagay ang iyong Wi-Fi Vendo machine sa mga lugar na madalas maraming tao tulad ng mga tindahan, palengke o kahit sa labas ng iyong bahay. Potential income, dahil marami ang umaasa sa internet ngayon at di hamak na mas murang alternatibo ang piso Wi-Fi sa prepaid load, ito ay isang patok na negosyo na tiyak mabilis ang return of investment, pwede mo rin itong isipin na isang uri ng passive income dahil ang setup lamang ng Vendo machine ang kailangan mong pag-isipan. Ang mga customer na mismo ang lalapit sa iyo. Maari kang magkaroon ng hanggang 800 piso plus kada araw o humigit kumulang 24,000 piso sa isang buwan, kung ipaglalagay natin na ang iyong monthly internet connection plan ay 1,700 piso kada buwan at ang konsumo ng kuryente ng piso Wi-Fi machine ay nasa 200 piso lamang, may net income kang 22,100 piso kada buwan. At kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito, paki-like at share naman sa iyong mga kaibigan at kamag-anak para alam nila.